Ito tayo ngayon sa ano, Sambales, ano? Pagsubukan natin mag-jigging, kasama natin si Tad. Ito liyo, man. At saka si Ito Jun. Jun! Nakatalikod siya, nakatalikod. Ayan! So, ano, mamahusay ako. First time natin mag-jigging, so tignan natin kung Buenos tayo. Pero alam ko naman, Buenos tayo lagi. So tara, samahan nyo kami. At kung bago kayo sa channel ko, huwag nyo makakalimutan mag-like, mag-subscribe, at click ang bell para ma-notify kayo, okay? Papatay mo si Boogie. At saka yung banker namin, si Kuya Boogie. Kaway ka, Kuya. So, pupunta muna kami sa spot, ano? Fishing kayo, yan. Yan lang, ganyan. Luminous yung mga gamit na lure. Silawan nyo siya ng blue light. UV light. Yung mga alang yung hangin. Kasi yan. Glow siya ng ganyan. Ayan lang, malakas yung hangin, mga mahusay eh. So, hindi kayo makalayo. Ang huli niya ay spot natin. Okay. So yan ang unang huli, no? Baby barracuda. Si Jun, tawag yan. Side view mga kuya para maipakita lang. Yeah. So tara na. Nakatulog na ako ng konti eh. Nagising na ako eh. Nakahuli daw si Dad. Come to Papa. Yeah,
Okay, mga mausay, matamba. So mga mausay, no? Nakauli tayo ng matamba ka. Pasensya na kayo, mahirap yung video natin kasi madilim. Saan ang headlamp ulit? Micro-jigging lang tayo mga mausay. So ito yung tsura ng lure natin, ano? Ito ako sa inyo. Lazada lure. Ang Shopee pala to. Nadini kita lang Luminous sticker. Mga mausay. Shopee lure. Dini kita ng Luminous sticker. Tsaka pinalitan yata ng pinalta ng mga hooks. Tsaka nila gina-assist hook na isa. So good job naman siya, no? Hindi ko na mapakita pag hindi na kasi madilim talaga eh. Magta-try ko mag-headlap mga mausay, ha? Uli pa tayo. Nag-headlamp ako Light jig lang tayo mga mausay, no? 4000 series lang gamit natin na reel. Tapos 21 grams. Wala, hindi tayo makalayo eh kasi malakas ang alon. Okay, so siguro mga dalawa tatlong drop. Kailangan natin siya ilawan kasi nawawala yung ilaw niya, no? So yung presyo yata na itong lure na to sa Shopee para mga nasa, hindi ako nagkakamali, 350, 7 piraso. Or 300, 7 piraso. Sobrang mura, no? Mga mausay. Torsilyo. Ha? Drop na lang, ano? So pagka nakatatlong drop ka na, tapos walang kumagat, kailangan mo na ulit mag-ilaw ng UV para magkaroon ulit ng glow yung glow in the dark na sticker na nakadikit sa lure. Ooh! Umahatak pa ng drug eh. Ito. Ito. Sa fishing boy na sa'yo. Few inches later.
Mahusay ano to. Ayan, tumigil na. Lumalaban eh. Whoa, whoa, whoa. Recording ba to? Sarap kung na ganito. Woohoo! Come on, baby. Ayun no, aawit. Dahan lang. Ayun no, yung huli. Woo! Baka mawag yung sima eh. Oo nga eh. Come on, baby. Lagay pa yung dubi doon. Magaling. Ayun no! Kita mo yun, nakakabit yung dubi. Malayo pa ba? Malayo pa yan. Inaalalayan ko lang kasi baka yung sima nga maunat eh. Oh, anak na makulit naman eh. Hindi na nga makahuli na autotampi. Oh, pakita mo na. Malapit pa, kita ko na. Ayun, malapito. Malapito. Ay. Ay, big ay. Ay, ang laking bigay ha. Laki ba? Cellphone mo nilang dad, malinaw na yung cellphone mo ngayon eh. Kung may bigay naman dito ah. Wala ka huli kita sinong dito pa. Oo nga eh. Nakatalakitok pa. Uy! Pag-alat ka pa lang eh. Galing sa baba eh. Isang ganun.
Unang krank eh. Lang. Pala. Ay, so mamahusay. Nakadali tayo doon, ano? So, tara. Diretso pa tayo. Wala na halos kulay yung ano natin, ano? Lure. Yung metal jig, wala na halos kulay. Pero laban pa din to, ano? Tanggal na isang sticker. Ako, sabi ko, nagugutom na ako eh. Nawala yung gutom. Yan ang mga huli natin, ano? Big Eye, Travelli, tsaka Baby Kuda, mga Torsilyo, tsaka mga Matambaka, ano? Good job. Mga Alon, di tayo nakapunta dun sa mismong spot, pero pwede-pwede na din dito. Mga mahusay, maraming salamat sa pagtapos ng video natin. Pasensya na kayo kung hindi maganda yung pagkakakuha natin ng video kasi alam nyo, kulang talaga tayo sa budget. Kasi kung may budget sana tayo, ang bala ko sana, ikakapit ko dun sa may parang post yan ang bangka yung ano, camera. And then, ilaw, para nakatutok sa akin ganun, para kita nyo lahat yung ginagawa ko. Ang problema, yun nga, wala tayong budget para sa ganun. So, yung GoPro natin, nasa chest mount pa rin. Pero, bala ko sana, bibili ako, maybe the next coming weeks, kung papala rin, bibili ako ng ano, head mount para dito nang gagaling yung view sa taas, sa ganun, dito sa ulo ko. Tingin ko mas maraming makikita kaysa yung puro kamay ko lang. Pasensya na talaga kayo. Anyway, so alam nyo, kasi lahat ng ginagastos natin dito sa YouTube channel natin galing lang dito sa YouTube eh. So, kung ano man yung nabibili natin gamit, pasalamat ko yun sa inyo sa panonood ng ads and videos. Ano? Maraming salamat talaga mga mamusay. So, yan. Moving forward, dahil tinapos yung video natin, meron pa rin tayo motivational advice para sa inyo. So, ang motivational advice natin ngayon, galing to sa quotes ni Oscar Wilde. Sabi niya, "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all." Anong ibig sabihin niya dun? Sa, "To live is the rarest thing in the world. And most people only exist, that is all." Kasi marami sa atin na nabubuhay lang, pero we're not really living. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na gusto natin. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na dapat na accomplish pa natin. Dahil nabubuhay tayo sa takot, nabubuhay tayo sa pagdududa, nabubuhay tayo sa hindi pagtitiwala sa sarili natin. Kasi maraming akong kilala na ganito ah. Sabi nila, dati pangarap ko talaga maging pianist eh. Pero hindi ko tinuloy kasi walang budget noon ng panahon namin. Nung bata pa ako para mag-aral ng piano. Pero, ngayon, may pera ka na ngayon eh. Nagtatrabaho ka na, malaki ka na. It's never too late to start. Mga mahusay, ano? Para lang malaman nyo, it's never too late to start doing the things that you love to do. Okay? Kasi, kung ako, ganun din ako mag-isip, eh baka hindi na ulit ako nag-teaching. Kasi alam nyo, mga mahusay, ha? Yung bagay na alam kong gusto kong gawin, eh mag-fishing. Kasi sa totoo nga niyan, mga mausaya, kung bakit yung course ko nung college, 2-year course lang, at hindi ko pa natapos. Sa totoo lang. Kasi hindi ko din alam kung anong gusto kong maging nung mga panahon na yun. Hindi ko alam. Wala talaga akong idea. Pero na-realize ko din, ito lately lang, na gusto ko pala talaga maging motivational speaker. Yun pala talaga yung parang tingin kong gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi napansin ko lang na bago ko pa gawin tong mga YouTube channel na to, or bago pa ako magbigay ng mga motivational advice, eh gustong-gusto ko na talaga yung tumutulong sa tao na nagbibigay ng advice. Pero, dahil nga meron akong mga doubts noon, eh pinagpaliban ko yung dalawang bagay. Pero, kaya nga, dito sa channel ko, nagbibigay ako ng mga motivational advice para sa inyo, kasi gusto ko matulungan din kayo na mahanap nyo yung totoong passion nyo sa buhay. Yung totoong gusto nyong gawin. At tatandaan natin na when you're passionate about doing something, when you really love doing it, money comes after. Diba? Kumbaga, yung pera darating yan. Hindi man ngayon, hindi man agad-agad, pero yung pera darating yan. Pero sasabihin niya sa akin, eh paano naman mabubuhay yung, paano naman ako mabubuhay kung wala akong pera, kung di ako magtatrabaho ng kagaya na ginagawa ko ngayon. Pero tatandaan natin na meron tayo laging spare time. Meron tayong day off. Meron tayong mga araw na
konti lang yung oras na nilalaan natin para sa trabaho kailangan natin gawin, or meron tayo at least 30 minutes bago tayo matulog para gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. Diba? Ngayon, nasa sayo na yan kung saan mo ilalaan yung oras na yun. Uubusin mo ba yung oras na yun para sa panonood ng TV, paglalaro ng Mobile Legends? Eh, nasa sayo na yun, diba? Not unless kung ang pangarap mo maging pro player na Mobile Legends, then go ahead. Diba? Play to your heart's desire. Yan lang masasabi ko. Pero tatandaan natin na pag meron tayong gusto, kahit ano pa yan, laging meron tayong oras para gawin yan. It's just that, hindi natin binibigyan ng oras para gawin yun. Alam niyo yun? Kasi, lagi tayong may dahilan eh. Pero, kung tatanggalin natin yung mga dahilan na yan, hahanapan natin ng oras para magawa yung mga bagay na gusto natin, kahit paunti-unti lang. Kasi sabi ko nga sa'yo, minsan hindi talaga nakukuha ng isang bagsakan lang eh. Pero, sa paunti-unti, eventually darating tayo dun sa point that we'll get paid doing the thing that we love. Diba mga husay? Diba mga mahusay? Kasi, kung hindi kami mag-succeed dun, masasabi mo sa sarili mo na, ah, ginawa ko naman lahat para makuha ko yung bagay na yun. Ginawa ko lahat. Diba? Hindi ko pinabayaan lang, hindi ako sumupo lang. Ginawa ko lahat. Kaya lang, hindi talaga napunta sa akin. Ganun talaga minsan. Pero tatandaan niyo mga mahusay, ang Diyos, kailanman hindi ka papabayaan. Lalo na kung nakikita niyo, nagsisikap ka para dun sa mga bagay na gusto. Hindi man niya ibigay yun sa'yo, sabihin, meron pa siyang mas malaking plano para sa'yo. So, huwag ka lang susuko. Diba? Eh, tingin ko nga ngayon, yung confidence ko na magbigay ng motivational speech, medyo mataas-taas na eh. Totoo, kasi sinadya ako talaga na walang binabasa na lagi. Pagka nagbibigay ako ng motivational advice, sinadya ako yan kasi para ma-practice ko yung sarili ko na pag nagbigay ako sa motivational advice galing sa puso, para madali kayo makarelate. So, sana may natutunan kayo dito sa maikling motivational advice natin ngayong araw na ito. No? Na we need to live. Don't just exist. Start living today. Diba, mga mahusay? Find time to do what you're passionate about. And eventually, sabi ko nga, when you're so passionate about it, money will follow. So, hindi ko sinabi mag-quit kayo agad sa trabaho nyo. Ha? Kasi syempre, kailangan nating magkaroon ng panggastos sa pang-araw-araw, pero kailangan din nating ma-achieve yung passion natin. Okay? Kaya nga, sabi ko lang, find time to practice what you're passionate about and then improve on it and then hone your skills at it. And then eventually, time will come, mga mahusay. Nababayaran ka na ginagawa mo yung bagay na gustong-gusto mo. Agay na nangyayari sa akin ngayon dito sa YouTube. Hindi man malaki yung kinikita ko dito. Maliit lang. Maliit lang talaga mga mahusay. Pero at least, eventually, unti-unti, binabayaran ako doing something that I'm passionate about. Diba? And hopefully, the next coming weeks, makapag-start ako ng motivational channel kung saan magbibigay ako ng Tagalog ng mga motivational advice para sa ating mga Pinoy. Kasi napansin ko, walang ganong klaseng channel dito sa YouTube. Bukod kay Chinkitan. Yun lang yata ang motivational speaker na Tagalog na, pero financial advisor din siya eh. Motivational speaker slash financial advisor siya. Ako hindi naman ako financial advisor eh. Gusto ko lang mag-motivate ng mga kababayan natin Pilipino. Kasi I think kailangan ng maraming Pilipino yung motivational na yan. Okay. So maraming salamat mga mahusay. Sana makita ulit tayo sa sunod nating video. Okay, magsasama sa mga bye-bye. Maraming salamat sa panonood. At syempre, maraming salamat sa panonood ng ating ads. Kundi doon, wala tayong bayad. Maraming talagang salamat. Kita-kits ulit tayo.